So nasi-sense ko, parang sinasabi nila kada taon, meron silang bagong rasyon. Meron silang panibagong sangkap at lagi silang merong mainit-init na i-deliver sa tao. Okay? Kasi yung title, yearly. Tapos yung banat ni Flo G sa ikan lahat ako'y pakipakinggan. Kumpentong gusto ko na paminsan minsan. Dumito ang lahat, walang aalis-alis. At ikawento ko pa yo, check! Mga kaulo, kumusta po kayong lahat? Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po. All over the world po, yung mga tropa natin sa manpanig ng mundo, kinukumusta ko kayong lahat. It's your boy Elmo, now you are watching Elmong Kalbo TV. Yeah! Right now mga kaulo, merong inilabas ang ex-batalyon na bagong song na may pinamagatang yearly. Siyempre, bilang video reactionist, kailangan ipatas natin lahat. So, i-review natin tong song na to. Tignan natin kung anong nilalaman. Siyempre, para maging balanse at maging maganda ang kumbaga ang kalabasan ng ating pagre-review at maging patas balanse para sa lahat. Donggalo Records, 187 Mobstas, gaya ng lagi kong ginagawa, okay? So, walang masamang tinapay dito. I-review natin siya. Base dun sa sinasaad ng kanta at magre-react tayo ng naayon kung ano yung makikita natin doon sa video or doon sa official music video nila, okay? So pakinggan natin to, yearly ng ex-batalyon. Alright? So before yan mga kaulo, just click subscribe button and hit notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga videos and upload. So huwag niyong kalilimutang mag-like and comment. And sa next video natin, i-shoutout ko kayo, napakarami nang nagpapabate. And to think running to 9K na tayo, 10K target natin ngayon. And hindi pwede posible dahil sa inyo, okay? So let's do this mga kaulo. Without further ado, gawin na natin to. Yearly by ex-batalyon, Elmong Kalbo TV video reaction. Yeah! Let's go and let's check this out. So mga ulo, tambay muna kayo sa channel ko. Hingin ko muna yung sandaling minuto ng inyong mga buhay, okay? So pakinggan natin to. Ex-batalyon, yearly. So nilabas nila tong song na to, kamakailan lang, okay? So pakinggan natin. So yung beat produced by Tyro Alfaro and Flip D, okay? So ex-batalyon music channel 3.9 million subscribers, sorry. So pakinggan natin to. Peace. Kada taon may bagong rasyon, kahit nagbabakasyon. Kada taon umaroman o umulan ay sa amin na papanahon. Kada taon umaangat kahit hindi tumalon. Kada bagong taon, kada taon lamon, hindi yun nagkataon. Dapat ramdam nyo na hanggang ngayon maririnig mo pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon sa mga tele. So mga kaulo, no, doon sa intro ng kanta, so, sinasabi ni Flo G kada taon, kumbaga title nga nito is yearly. So, nasisense ko, parang sinasabi nila kada taon, meron silang bagong rasyon. Meron silang panibagong sangkap at lagi silang merong mainit-init na i-deliver sa tao. Okay? Kasi yung title, yearly. Tapos yung banat ni Flo G sa kada taon. So, ibig sabihin kada taon, lagi silang merong bago. At hindi sila nalilimot ng panahon. Okay? And yung setup, parang makalumang-makaluma siya, no, old school din, may mga kandila pa, mga candle holder na yan. And yung type ng video, parang luma. And even yung mga suot nila, parang mga way back suot ng mga 80s ng ano yun, no, ng mga Americans, yung mga datingan nila. Pero astig, and yung pagpasok pa lang ng beat, yung snare. So yung pagkaka-trap music, sobrang maganda, maganda yung beat ha. Television, maraming imbitasyon. Hanggang ngayon walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon kasama sa henerasyon. Ang dating mga kaulo, kita nyo naman yung datingan ng mga
pagkakashoot nitong video na to. Hindi na mabubura yun. Pasalamat nga kayo kasi kahit pa paano nakabuo kami ng bagong eroplano tsaka mga plano gamit ang tunog na makabago para makasabay ang mga tao. Garantisado para kahit ilagi sa radyo panalo kahit walang hurado. Malino na agad ang mataas ang grado. Malakas sa tao pag naglabas ng bago. Sasasabihin ko hindi ko gusto mag-iba. Talagang gusto ko lang ipaalam. Hindi man malaman ang gawa ko malamang. Mahihirap ang kabilangin ko ilang mag-aabang. Kasi dito matabang malasa to walang kulang. Kaya malabo na di ka masaraban. Masanay ka na lang pero pag di ka parang nasiyahan. Sige lang di na mahalaga yan. Basta kada taon magpapaambon. Umasong walang patapon. Kada taon parang dalagitong may talo. Malabong hindi magkaroon. Kada taon marami. Galing no? So, ang banat ni Flo G doon mga kaulo, kumbaga yun nga sinasabi niya na kada taon meron kaming bago, panibagong luto na magugustuhan ng tao. And ginamit niya parang dalagita na kada taon or kada mundi malabong magkaroon. Yung sa, iniambi niya doon sa menstruation ng babae. So, malalim din yung pagkakaano ni Flo G doon. No? And yun nga, ang pinupoint niya doon, pinupoint out ni Flo G is, yun nga, yung kada taon, yung bagong na ibibigay nila sa tao, na kung di mo man magustuhan, excuse mo, kung di mo man magustuhan, nasa iyo na yon. Yung ibig sabihin. Aming gustong magtanong kung paano kami nagkaroon. Nagaba kami sa pagkakataon, sadya yun, hindi lang basta nagkataon. Hanggang ngayon, maririnig mo pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon, sa mga telebisyon, maraming imbitasyon. Hanggang ngayon, walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon, kasama sa henerasyon, hindi na mabubura yun. So, sinasabi ni Flo G, no? Yun nga, isa chorus niya, hindi na mabubura yun. Maririnig mo sa kahit anumang istasyon, kumbaga pinapatugtog pa rin yung mga music nila no, ng X-Battalion, which is totoo naman. And may mga imbitasyon sa TV, mga guestings. Mm-hmm. Siyempre, napapanood yun naman ng X-Battalion na meron naman talaga. Okay, so hindi na mabubura daw yun ng panahon. Yun ang sinasabi ng X-Battalion, which is, siyempre sa panahon ngayon, may kanya-kanya tayong mga ire. And yung mga makabago ngayon, syempre, gusto nila yung estilo ng XB. And may mga dating naman talaga na pag-atake na maganda. So, kanya-kanyang respeto yan. Honcho, di kami bumibitaw naman ng bang. Kasi madami ang nakaabang. Mga pengang kawalik, tropa, kunwari. Buhangin sa mata ng iilan. Basta kada taon sa aming nasyon. Putok lagi bulgang mayon. Hindi yun nagkakataon. Sadya na yun chong. Di ka dapat nagtatatanong. Pinipilit may masinip na tapirit namin para makahirit. Kasi puro mahihilig mamuna. Nauna ka nakita, nauna ka nakita. Di mo ba yun napuna? Kaya dapat sa akin ang mata mo. Nakatitig mamatay sa kakaisip. Nakupo ka dyan sa kilip. Sabisirit na agad. Kaya ako'y masagat. Nauna kang pakit na matakot ka. Pag ako na ang namuna. Nasamin ang sakong iba. Tunog na wala sa iba. Pag sa amin galing ang bandang inakabisado nila. Dali mo makangalata. Kaya sinanay ko sa mga anay. Sarili kong bangay. Kahit pamamangay. Sabay pa tumagay. Ganun ko inalay. Sarili ko bago ako humayangay. Hanggang ngayon. Yun. So si Honcho, mga kaulo, or si Boss One, yan ang pinuno ng ano eh, no, ng X-Battalion eh. And I think, and siya rin yung madalas na nagpo-produce at siya yung nagbuo talaga niyan. So, yung sa ba... excuse mo. Doon sa ba... Sorry mga kaulo, medyo makati yung aking lalamunan at napakain ako nung medyo may paminta. So, mga kaulo, si Honcho, isa yan sa mga lihiti mo ng XB. So, yung binanatan niya doon, so yun nga, halos pare-pareho naman sila ng mga pinpoint out. So, ang inaano niya na parang... Bago siya umayahay, so ginawa niya na yung lahat. And alam kong pinaghirapan din ni Honcho yan. Kung ano man yung meron ng X-Battalion ngayon, no? So marami nga nagsasabi, may mga issue-issue about yung sa father, sa drugs. Pero hindi natin alam yung totoo, mga kaulo. Mga hearsay-hearsay lang yan. So focus tayo dun sa video nila, okay? So Honcho, yung pangalawang bumanat, okay?
So tuloy natin. Ngayon, maririnig mo pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon, sa mga television, maraming imbitasyon. Hanggang ngayon, walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon, kasama sa henerasyon, hindi na mabubura yun. Sinabi ko na di ba dati pa, wala yan sinong nauna. Mga unang nagturo o naunang mamuna. Sarap sinila, sino siya, sapatusan ko na. Kurap ang gusto, inirapan ko na. Umapir lang saglit, o ayun na mula. Inakala nilang bumaba na kami. Paraan lang pala. So yung umpisa ni Brando, mga kaulo, nasisense ko na. Mga nauna, mga namuna. So para to sa Donggalo o sa Ghetto Dogs, no? So alam natin na merong higiwaan yan hanggang ngayon. So ang sinasabi ni Brando, kumbaga, akala nyo mga nawala na kami o bumaba na kami, pero hindi nyo alam, patuloy pa rin kaming umaatake o naggumagawa ng mga song. So yun ang pinakasimple explanation dyan, mga kaulo. Siyempre, alam natin na hindi naman nila yung gagawin nang wala silang titirahin o patatamaan. Para sa Donggalo yan. Para kami lumipad, taas pa ang ngat, tinakaingat-ngat, sino mang makasalubong. Hindi lang dapat anim ang pinapabanat, madami pang lapat kadahit ang pinapaugong. At hindi lang mga bata ang pinapahanga, kaya pag naghain malaking malukong. Hindi lang basta na tumunganga, lagi may panata, dapat mapahanga, may takta panalong. Sabi na mga kantang, di mo inakalang, umaalingaw-ngaw sa magkabila ang tenga. Kahit anumang tema, binabago pananaw, di na pwede mawala sa eksena. Kahit na ikulong o ikadena na may kasamang murang malutong. Taon-taon, laging uhaw, palaging gutong. Kaya ngayon, alam mo na yon. Hanggang ngayon. So mga kaulo, na may binagit si Brando na hindi lang mga bata yung mga hinahainan nila nung kanta. Siyempre, para sa mga all ages din, mga mid o kahit mga matanda na. So nabanggit niya na kaya ang hinahain malaking malukong. Mga kaulo, yung malukong, ibig sabihin na yun yung mangkok, no? Na ginagamit natin, or mga soup bowl. Malukong ang tawag dyan, eh. Nakagisna ko yan sa aking mga lolo at lola, okay? So kumbaga sinasabi nila, kaya malaki yung hinain, kasi para sa nakararami. Okay, Brando yung bumanat. Oh, maririnig mo pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon, sa mga television, maraming imbitasyon. Hanggang ngayon, walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon, kasama sa henerasyon, hindi na mabubura yun. Wala nang panahon para magtapon ng oras kung alam naman na di nagkataon. Kung paano bumaon sa pandinig naman, sasasabihin mo pa ba na patapon yung kaya kong kitain ng isang gabi lang ay kailangan mong ipasok na buong taon. Damn, kahit natutulog. Alright, walang kaangas-angas, no? Yung kaya kong kitain ng isang gabi lang sa'yo, parang kailangan mong gawin ng isang taon. Alright, sobrang mabigat, no? Ibig sabihin, ganun kalaki yung kinikita nila, no? Kada may shows or isang gimmickan sa gabi. Okay? So yung bumaba na si King Badger, alam naman natin si King Badger na naging trending na naman sa YouTube o sa Facebook sa usapin ng love life nilang dalawa ni Jella, okay? Pero labas tayo doon. Alright, so si King Badger medyo nag-iba yung katawan niya. Alam ko na medyo nagbuhat to, nag-gym para mabago yung physique niya kasi medyo dating chubby type yung dating niya. So pero angas, no? Medyo na iba yung itsura. Lugay sumasamsam, kaya puro mga bitter ang nagdadamdam. Instant na kasi pag sa amin, nagmula lagi pumupalo, tumahakaw sa takiya. Minsan na kasi kung dami, gumawa flawless shit, di kailangan ng masiya. Lahat na tuloy, gusto kami na masira. Pag kami ang gumawa flawless shit, di kailangan ng masilya. So mga kaulo, masilya, ginagamit yan sa pagka yung may mga gumagawa ng mga metal, no, ng kotse. So minamasilya siya para maging smooth o maging makinis, okay? So base kay King Badger, pag silang bumanat, di kailangan ng masilya kasi flawless na, okay? So medyo nag-iba yung flow ni King Badger dito, no? Medyo mas nagustuhan ko to, medyo mas umangas. Engage lang kasi sa galon na pabihira, wala tumatala kahit sino ang manira. Paano sasabihin na mawawala ng tira para victim na adikto? Di mawawala ng aril to. Bawal sumakay dito sa racket ko, kami lang ang paangat dito. Puntaliwas ka sa amin, ito karit ko, nakatutok na sa sentido. Bigay pugay sa mga iho para pwede ka sumalak sa aming gripo. Hanggang ngayon, maririnig mo pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon, sa mga So mga kaulo, no, doon sa video may mga ataol na merong mga bumabangon na mga, alam ko mga kasama nila to sa Aussie Dogs o XB, no. So merong mga personality na bumabangon, parang andun pa nga sila Yuri Dope, sila, hindi ko alam yung iba, hindi ko kilala, no. Okay, basta kilala ko rito yan, yung mga nag-perform, yan. So
Tuloy natin. Television, maraming imbitasyon. Hanggang ngayon, walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon, kasama sa henerasyon, hindi na mabubura yun. Huwag kang magtaka, alam mo na yan. At di na dapat inapaliwanag. Nung dumilim sa rap scene noon, di ba isa kami sa nagpaliwanag? Pagpasok pa lang, lahat na windang. Di mapaliwanag ang mga pagmumuka. Pinagbabali namin mga maling akala nung humakot kami ng tiba-tibay. Wala pang tinitira pero laging merong sugat. Silang mga galit para sa amin merong sulat. Parang naliligaw lang laging sabit na makausap. Dabang kami papape-kape, hindi sila kausap. Ang gusto kong sabihin lang, kahit nakatikong mabibig namin, ay meron ng sinabi. Nauna ka sa pila, eh ano ang pakiko kami naman pinipila. All right. So si MC Ren yan yung bumabanat, no? So base dun sa nasabi niya, nung lumabas yung Hayaan Mo Sila ng ex-Batalyon, eh sobra namang tinangkilik talaga ng tao yan. Kumbaga pumatok sa takilya na parabang yung awit ng Salbakuta na Stupid Love. So naging LSS pa yan. Sobrang daming nakinig sa radyo. Sobrang may mga nag-remake pa nga, nag-remix. Okay? So sinasabi niya, wala kaming pakialam kung kayo nauna sa pila. Eh kami naman ang pinipilahan sa takilya ngayon, okay? So, syempre, kanya-kanyang paangasan, kanya-kanyang... Syempre, alam naman natin ang mga movement ni ng mga grupo na yan, okay? So, MC Ren ng ex-Batalyon. Park ang iiwan ay masasabi na malasapok ni Joe Frazier, yung Raymaker. Mayabang masabihin pero kami yung kahulugan ng salita na hitmaker. Di matatanggi. Joe Frazier, mga kaulo, yun yung boxingero, ha. So yung hinalintulat, kumbaga inirime niya yung Joe Frazier dun sa hitmaker. Okay, kasi ex-Batalyon nga, hitmaker. Talaga tinatangkilik ng tao yung ibang song. So tuloy na. Malabong mabura, gamit isang katutak na na-eraser. Stay there, huwag yun ang piliting lumabas kami bilang mga this-maker. Hanggang ngayon, maririnig mo pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon, sa mga television, maraming imbitasyon. Hanggang ngayon, walang makaawat kasi walang limitasyon. So mga kaulo, yung mga taol, nilalagyan nila ng gasolina ni Honcho, no? So meron silang susunugin dito. Alright, so di atin alam, may parang meron silang pinuportray dyan kung sino-sino yung mga yan, okay? And dapat malalim lang isip natin, meron silang gustong iparating sa mga kalaban nila. Hanggang ngayon, kasama sa henerasyon, hindi na mabubura yun. Kada taon, may bagong rasyon, kahit nagbabakasyon. Kada taon, umaro-mano umulan ay sa amin na papanahon. Kada taon, umaangat kahit hindi tumalon. Kada bagong taon, kada taon, lamon, hindi yung nagkataon. Dapat ramdam nyo na hanggang ngayon, hindi nyo makakaila. Na kung di dahil sa amin ay paano na. Pangalan namin ay malabong mabura. So parang sinasabi ni Skastakli dito, kung hindi dahil sa amin ay paano na. So parang ang dating eh, sila yung nagsalba ng kulturang hip hop ngayon, no? Kasi base dun sa lyrics niya, eh ganun yung gusto niyang iparating na mensahe, okay? Alam nating lahat na si Skastakli yung gumawa ng ingay sa tap na na sinabi niya sa Salbakuta, okay? So malinaw yan mga kaulo, ha? Wala tayong galit sa magkabilang kampo, tayo po ay gumigitna para mas maintindihan ng mga tao. Nagre-react po ako base rin sa pinapanood ko na video at dun sa klase nung musika na inihatid nila at dun sa pagkakagawa ng mismong video itself, okay? Hala, hala, hala. Cut that singing shit. XB! Paano nalabala kung di kami lumabas? Paano kung yung mga kanta namin ay di malakas? Paano nalabala kung di kami magaling? Eh di sana di nyo kami titingalain. Di namin kasalanan kung ba't... Paano kung di kami magaling, hindi nyo kami titingalain? Merong laman mga kaulo. So sabi ko sa inyo, may mga nagmamahal talaga sa ex-Batalyon at may mga nagkaagusto ng music niyan at respeto natin yan at meron din naman talaga silang talent. At hindi makakailanin nyo yan na ang ex-Batalyon eh may mga ginawang song at nagmarka or yun nga sinasabing hitmaker sila. So kanya-kanyang pagkakagusto yan, so respeto lang, okay? Di na kayo mabenta nung panahong anihan na saka kayo tumenga. Kaya yung mga kanta nyo wala na sa maketa. Amining masakit na wala na kanyang kwenta. Hindi nyo kayang tanggalin yung kapitera nyo sa amin kaya di kami malakos. Matagal na po kayang tapos tabi mga boss. Panahon ko ng XB at ni Dasos. Saludo sa mga lokal na nasa taas na hindi tayo titigil hanggang mas lumakas pa. Pero dun sa mga piko na wag may pag-asa pa kayo natigilan ng rap. Hot top na! Woo!
So yung mga kaulo, no, hindi ko pa yun nakikita, mga kaulo. Yung binitaw niyang top na. So may panahon pa kayong tumigil, top na. So yun nga, gaya ng sinabi ko, sa kanya nagsimula yun. And siya rin yung nagtapos, no, yung sa top na yun na sinabi niya sa Salbakutan na ramdam yun eh, top na, top na. Parang tumigil na kayo. So yung buong music ni buong lyrics ni Skastakli doon, yun ay para sa Donggalo o Salbakuta. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy, alam natin yan. Sinasabi niya na tapos na mga panahon nyo, mga boss. Kumbaga, andito na kami at kami yung namamayagpag ngayon. Alright? So, naintindihan naman natin yung gusto iparating ni Skastakli doon. Napakalinaw nun, ha? And huling binitawan niya, top na, ramdam nyo na, di ba? Alright, gaya ang sinabi ko, no? So, nilagay ng gasolina, sinunog. So mga kaulo, kung kanina mga naka-black sila, ngayon nakaputi naman sila. Okay? So nagpalit sila ng costume, nagputi sila. Kumbaga parang dito sa pagsunog nila ng ataol, may sinasabi silang malinis kasi naka-white no? Sobrang maganda rin ang pagkakadali, ah. Hanggang ngayon, maririnig ko pa rin sa So yun mga kaulo, yearly by X Battalion, Artist, Honcho, Flow G, Skastakli, King Badger, MC Ren, and Brando. Okay, sila po yung mga nag-perform dyan. Meron din pong mga feature ng mga nasa Ataol na sinabi ko. Sila Yuri Dope at yung iba pa nilang mga kasama. Lahat ng istasyon, hanggang ngayon, sa mga television, maraming imbitasyon. Hanggang ngayon, walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon, kasama sa generasyon, hindi na... So mga kaulo, dyan po nagtatapos yung awit ng X Battalion na yearly. Okay, so yearly ibig sabihin taon-taon meron siyang nilalabas na bago. Meron silang panibagong pakulo o hain na panibagong putahe. Okay, comment natin sa buong video. Mga kaulo, yung pagkakagawa ng video malinis at masasabi nating quality at pampelikula na rin yung ginawa ng X Battalion na yun, no? Sobrang organized pagdating sa mga clothes, magandang pagkakagamit ng mga clothes at yung estilo ng video type and yung pagiging cinematography, no, and parang makaluma nga, and yung mga effects, yung apoy, yung sa mata at kung ano-ano pa. Okay, so lyrics wise napakasimpleng maintindihan, i-deliver yung lyrics para sa kabilang kampo. Okay? Which is alam natin, Donggalo Records, wala nang iba pa. Wala nang pasikot-sikot, wala nang palabok. Okay? So, yun. And maraming salamat sa X Battalion na taglabas ng ganito klaseng awit. At yearly nga, so nagimbal na naman ang buong hip-hop industry, ang buong hip-hop scene. And sobrang malakas tong binitawan nila to. And sana alam kong Donggalo Records ay napanood to. And for sure, merong balik to at abangan po natin yan. Okay? So tayo po ay nandito lang sa gitna. So tayo ay pumapatas. Gagawin natin i-review lahat ng walang pag-aalinlangan base dun sa video na papanood natin at sa lyrics kung anong meron. Wala akong personal na galit sa bawat isa. So lahat yan, nirirespeto natin. Okay? Mga kaulo. Alright? So shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumambay sa channel ko, sa lahat ng sumusuporta. Magsama-sama po tayo. Good vibes lang po tayo mga kaulo at huwag tayong papa-apekto dun sa mga bad vibes na mga nasa paligid natin, okay? So tuloy-tuloy lang tayo, shoutout sa inyong lahat, maraming salamat po. Shoutout sa tropang sa East, sa mga repapits ko. Shoutout sa tropang Gatchalian Contra Crimen. At mabuhay kayong lahat, maraming salamat sa mga repapits ko dyan, okay? Yun po, tuloy-tuloy lang tayo. So paano mga kaulo, hanggang dito lang muna tayo. Again, it's your boy Elmo na lagi nagsasabing walang buhok, pero merong laman. Peace, I'm out. Sorry, it's DJ.